Sa punto pong ito, alamin po natin ang update sa nakatakdang pagpapadeport sa Japanese fugitives at ang paglilive sa pwesto ng ilang tauhan ng BI Ward Facility. Makakasama po natin si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Magandang araw po, Ma'am Dana. Si Diane Kerer po ito. Magandang araw po, ma'am, at magandang araw po sa lahat ng tumatangkilik ng public briefing sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansingco at sa buong pamunuan po ng Bureau of Immigration. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ma'am Dana, sinabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dalawa sa Japanese fugitives ay cleared na for deportation. Kailan po sila inaasang ma-deport, ma'am? While I'm unable to share information about their scheduled deportation at this moment, habang fina-finalize pa po yung mga detalye, this is actually a priority activity po for the Bureau of Immigration and I believe also with the Department of Justice. Magkatuwang po yung dalawang ahensya para mapabilis po yung pagproseso ng deportation nitong apat na ito para mapabalik na po sila kung saan po sila nanggaling sa bansang Japan po at harapin po nila yung mga kaso po laban sa kanila. Mm-hmm. Ma'am Dana, ano naman po ang update sa kaso po ng dalawa pang Japanese fugitives? Mapapadeport din po kaya sila bago po yung nakatakdang pagbisita ni President Marcos Jr. sa bansang Japan, ma'am? Well, this is a priority po for the Bureau of Immigration dahil po sa gravity ng mga kasong ito, gusto po natin ay ma-deport na po sila sa lalong madaling panahon para umusad na po yung kanilang mga kaso sa Japan. Their arrest, yung pagkakahuli po sa kanila is definitely a win for the Philippine government dahil ibig sabihin po nito ay we are able to rid our country po of these unwanted and illegal, undesirable aliens that attempt to use our country to evade justice. Constant naman po yung ating pakikipag-ugnayan dun po sa kanilang embahada. Very helpful po sila dito po sa arrangements natin sa deportation na ito. And of course, sa Department of Justice. So we will do everything na kinakailangan po to expedite their deportation. Actually po, ma'am, meron tayong coordination meeting later today with the Department of Justice. Together with the concerned agencies para po ma-discuss namin yung mga updates dito po sa mga kasong ito at to see whether we are ready to implement the deportations. Alright. Ma'am, tanong po ito mula kay Ryan Lesigues ng PTV. May gagastusin daw po ba ang ating gobyerno sa pagpapadeport ng Japanese fugitives? As with any deportation po, ang costs na ay sinoshoulder po ng deportees themselves kapag hindi po nila kaya na suportahan po ang bayad para sa kanila pong ticket palabas po ng bansa. Oftentimes po, ang kanilang embahada ang gumagawa po ng arrangements para po sa kanila. Okay. Ma'am, nung nakarang linggo po, ay ilang tauhan po ng BI Warden Facility ang narelieve sa pwesto matapos po ang malawakang raid na isinagawa. Sinimula na po bang investigasyon sa mga tauhan nito? Yes, noong January 30 po, nagkaroon ng massive raid ang yung ating warden facility which is located po inside Camp Bagong Diwa in Bikutan, Taguig. Ito pong raid na ito ay initiated ng Bureau of Immigration, directed by Commissioner Tansingco and kami po ay inalalayan at sinuportahan po ng mga kaibigan po natin sa NCRPO. During the raid, marami kita ng mga unauthorized na mga paraphernalia. Kagaya mga high-end na cell phones, mga gadgets, undeclared money. There were also sharp objects at saka construction materials na sa tingin po natin ay isang malaking security risk doon po sa pasilidad. Yung report po nito ay pinadala po natin sa Department of Justice and kung makita po na may mga empleyado na naging remiss sa kanilang duty, sa kanila pong responsibilidad doon po sa facility na iyon, ay definitely po they will be facing sanctions. Mm-hmm. Ano po ang posibleng reklamo po o kasong kaharapin po ng mga ito, ma'am? Siguro po this will be up to the Department of Justice dahil sila po yung aming mother department na siya pong naglilites ng mga administrative cases against erring employees. So mga sanction po I will be coming from the Department of Justice. Nakahanda naman po yung pamunuan ng Bureau of Immigration na ibigay po lahat ng kinakailangan na impormasyon or data po para sa ikauusad ng investigation at para din po malaman kung ilan at sino-sino yung mga empleyado na hindi po gumawa ng kanilang tungkulin. Kaugnay pa rin po ng usapin na yan, Ma'am Dana, ano po ang mga hakbang ng pamunuan po ng BI para mabantayan po ang BI Detention Center? Ano po ang mga inilatag po na improvements sa facility?
Well, personally po, pumunta doon si Commissioner Dancinco noong Biyernes para makikita po firsthand kung ano po yung mga nangyayari doon sa pasilidad na iyon, ano po yung mga kinakailangang i-improve, ano po yung mga dapat ayusin doon sa ating facility. At may mga nakita na po ang pamunuan ng mga physical and technological improvements in that area. Although we do have our CCTV cameras, we do have yung dogs that will sniff out kung meron pong mga unauthorized things na pumapasok po sa facility. There are mga nakikita po na kailangang i-improve even doon po sa building na iyon. So yung bago pong hepe ng ating warden facility ay in-instructionan po ni Commissioner Dancinco to implement a heightened alert. At ngayon po, pinaghihiwalay po yung lugar kung saan po nilalagak yung mga fugitives at those who are with other immigration violations. Ma'am Dana, sa ibang usapin naman po tayo, ano po ba itong bagong scam na kumakalat ngayon na may kaugnayan po sa pagpapatanggal ng pangalan sa listahan po ng immigration blacklist? Yes, Diane, this is already worrisome na may mga ganito pa pong scam na lumalabas because last year, naglabas na po tayo ng advisory warning the public against this scam. Marami po kasi tayong natatanggap na reports na meron pong mga kumakalat na mga social media posts na nag-i-invite po at nag-aalok po ng serbisyo na mag-lift down ng blacklist and other immigration services. Hindi lang po ito sa Facebook at sa ibang social media. Meron po, marami rin po dun sa mga social messaging applications kagaya ng WeChat. And in many cases po, nakikita po namin na tinatarget po nila ang ilang mga Chinese nationals who have been included in the blacklist. So sisingilin po ng mga fake agents na ito ang mga biktima nila at kikikilan din po. Tapos tatakbo po nila. In there were also reports na natanggap po namin na ginagamit po ng mga scammers na ito ang mga larawan po ng ating mga empleyado, ang ilang abogado po ng Bureau of Immigration. They will make fake accounts using the photo and emblems of the Bureau of Immigration, and they will use fake names para po sa kanilang mga transaksyon. So this is worrisome already. Nababahala na po tayo dito sa mga ganito pong scam na hanggang ngayon po parang kabuti, sulpot po ng sulpot tuwing nahahanap at nahuhuli ay sumusulpot pa rin po. So we highly suggest to the public na huwag pong papatol, do not engage with these scammers at i-report po kaagad sa kinauukulan kung meron po kayong na-encounter ng mga ganito pong scam. Nabanggit nyo nga po na yung scam na ito is pasulpot-sulpot po. Ano pong ginagawa po ng BI? Hinggil po sa usapin ito, ma'am. May naimbestigahan na po bang irregularidad o anomalya sa blacklist po ng BI, ma'am? So far po, wala po tayong nakikita pang links dito po sa mga tauhan natin sa immigration. But tayo po ay nakipag-coordinate na po sa mga authorities concerned with cybercrime para po maimbestigahan sino po ang mga nasa likod nitong mga social media posts na ito na nanloloko po ng mga foreign nationals at mga kababayan natin. And we really hope po na mahuli po itong mga scammers na ito para matuldukan po itong mga ganitong panloloko na ginagamit po ang pangalan ng Bureau of Immigration. Alright, ma'am, may na-intercept po ang Bureau of Immigration na hinihinalang mga biktima ng umano'y trafficking syndicate na nagtangkang lumabas po ng bansa patungong Bangkok, Thailand. Ano po ang detalye po dito, ma'am? Yes, meron po tayong anim na suspected victims ng trafficking syndicate na na-intercept po natin in NAIA, also in Clark International Airport. 3 in NAIA and 3 in Clark International Airport. These are 2 separate groups. They were invited ng mga scammers then through social media. So sila po ay inalok ng trabaho abroad through social media. Inoferan po sila ng malalaking mga salaries. Meron pong nagre-report na 40,000 pesos. Meron nagre-report ng 800 to 1,000 US dollars na offers po sa kanila doon sa pagtatrabaho nila abroad. But the thing is, sila po in-instructionan na lumabas po at umalis po ng bansa illegally. Binigyan po siya ng mga peking kwento. Mm-hmm. And they were told to pretend that they are on a group tour, na mamamasyal lang po sila ng magkakaibigan. But during the inspection po of our immigration officers, nakita po natin na marami pong red flags.
and doubtful dun sa kanila pong mga statements. And during secondary inspection, dun po natin nalaman na sila po pala ay ni-recruit para po magtrabaho abroad. Ito pong mga kababayan po natin ay inalok ng mga trabaho sa mga e-gaming companies, sa mga DPOs. Na sa tingin po natin, related po ito doon sa crypto trafficking syndicate na napapabalita po noong mga nakaraang linggo. Offering so many things at mga promises po sa mga kababayan natin na magandang sweldo, magandang trabaho. Pero pagdating po doon ay sila po ay tinatraffic, sila po ay sinasaktan, hindi po pinapakain ng tama. That's why we are worried po na may mga ganito pong scam, and we are also advising the public na huwag rin po nilang tatanggapin yung mga ganito pong offers to work abroad illegally. Sa ibang usapin naman po, Ma'am Dana, kamusta naman po ang ating mga paliparan po ngayon? Marami ng bansa ang nagbubukas po ng outbound travel. Ano po ang datos sa ating foreign arrivals, ma'am? Sa arrivals po natin, yung regular daily arrivals po natin, yung naglalaro sa around 30,000 arrivals per day. Medyo nagpa-plateau na po ito mula nung peak season nung January, but we are expecting na tataas po ito muli as the summer season creeps in. Pagdating po ng summer season, unti-unti na naman po yan tataas. Yun na po muli ang panibagong peak season natin. So ito po siguro mga susunod na linggo, around that number lamang, but tataas po yan muli during the summer season. Bilang panghuli na lamang po, ano po ang panawagan po ninyo o paalala po sa publiko, ma'am? Go ahead po. Yes, siguro po i-take ko yung opportunity na to remind yung mga kababayan po natin who might want to work abroad na they should go and work abroad legally through the legal ways po, through the DMW. At wag na wag po tayong papatol, maging maingat po tayo sa natin social media dahil napakarami pong scams na pumakalat ngayon that really attempt to victimize people na gusto lamang pong makapagtrabaho abroad, gusto lamang pong makapagbigay ng mabuting buhay sa kanilang pamilya. So mag-ingat po tayo sa mga nakikita natin on social media. Huwag po tayong basta-basta maniniwala ATMW kung sakali pong nais natin magtrabaho abroad. Yun lamang po, and salamat po. At maraming salamat din po sa inyo pong mga paalala at sa pagsama po sa amin ngayong araw. Bureau of Immigration Spokesperson Ma'am Dana Sandoval, ingat po kayo at salamat po muli. Salamat po, and mabuhay po kayo.